Magandang araw mga kasangga. Nandito tayo sa Bukay. Nagmimix tayo ng pataba. Oh, ayan. Siya nga pala, ayan yung cute nating kubo dito sa Bukay. Ayan yung itsura ng palay natin. Oh, 22 days tayo mga kasangga. Asan na ba yung mga kasangga nating nagsasabog ng pataba? Andown. Paano ang lalaki? Ah, nagsilusong na yung mga kasangga nating nagsasabog ng pataba din eh sa Bukay. Sasabog na nila. Ayan po, nagsilusong na sila daw. Ayan sila mga kasangga, ayan, nagsasabog na ng pataba yung mga kasangga natin sa Bukay. Ayan sila. Ayan. Ayan po mga kasangga sila. Yung iba naghahakot ng pataba, yung iba sumasabog. Ayan o. Meron pang isang naiiwan. Ayan. Si Kasanggang Botchog, medyo chubby. Kaya medyo slow ng konti. Mabagal ng konti. Ay. Ayan. Sasabog sila ng pataba mga kasangga. Ayan o. Mabang lalaki. Dati mukhang dagat, ilog. O ngayon may mga palay na. Palayan po talaga mga kasangga. So, ayan. Chill-chill lang tayo sa Bukay. Sabog pataba. Yung binihinga natin pala mga kasangga ay 402. Huh? Bali, pumapatak, estimate ko 22 days na itong ating mga punla. Napatubigan na siya. Napatubigan na sila. Tapos na-sprayan na ng pang-insekto tsaka pandamo. Kaya medyo may itsura ng bagya. Tapos ngayon, dahil lampas 20 days na, 22 days, hinahagisa na siya ng anong pataba natin. Bali, ang binili lang natin na pataba ay 4600 ba? 4600 at saka 1620 Swire and Urea. Bali, 6 na Swire, 12 na Urea, 18 na sako na pataba. Medyo mahal yung pataba mga kasangga. No? Malaki ang tinaas ng presyo. Kaya sana ay maging maayos ang pagtatanim natin ng palay. Hindi basta-basta yung ano, gastos din natin sa Bukay. Tsaka hindi rin basta-basta yung trabaho ng mga kasangga nating nandun, nagsasabog ng palay. Yan lang mga kasangga muna. Eh mga kasangga, tapos na silang magpataba. Umikot sila doon para makarating sa dulo sakay ng dry scale. Ay, hand tractor. Dali na nila yung pataba mga kasangga. Ayan na. Tira ng dalawa. Ano? Ayan, panghulip. Malalim yung kwan. Panghulip. 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 Sa? Dini. Bakit malalim po yung dulong-dulong. Ah, malalim. Oh, sabi na yung cellphone ah. Sa akin yun. Ayan na, may tumutunog na cellphone. Sa akin yun. Iwanan mo na lang muna doon sa bahay. Ha? Iwanan mo na doon sa bahay. Sasabog ko na sa mga lang. Iwanan mo dyan? Ha? Ubra pa dyan yun. Ayan na. Yung kwan. Hindi mawawala dyan. Dumuyo ka, pasirat, dumutan nyo. Tumalab kasi ka ng pataba, makikita nyo ng... Benoloy? Hindi nag-abot. May uli. Oh, sige. Basta nakahira ng kurodo. Hindi, inisip ka nung balik. Magdaga mo pa, pahandal mo pa. Pagka pa, hanggang nandito tayo. Barahan mo, Binol! Yeah, magkakapin na naman itong mga eray.
Siyempre, magkakape tapos tinapay. Oh, kumain na sila kang inay. Agahan tanghalian. Mainit na yata yung tubig. Lilipad na yung takoray. Sobrang lakas ng gatong. Lakas yung gatong. Eh, what up? Good morning mga kasangga. Pinasyalan lang natin yung ating palay din eh. Sa Bukid, kinakamusta natin kung anong itsura. Bali, 38, 39 days na sila. Ayan ang itsura nila mga kasangga. Nakapag-spray na tayo ng pandamo. Tapos, kailangan natin yung pang-insekto pa. Maghahanap pa tayo ng perang pambili ng Kaya manghihiram na lang tayo. Pambili ng mangungutang. Para may pang-spray. Ayun yung palay natin mga kasangga. Ayan. Tapos si Pau-Pau nandun na yun sa kabila. Nag-spray ng pandamaw. Kapitbahay natin yan si Pau-Pau kasama yung kanyang anak. Ayan. Anak ni Pau-Pau. Tatakot ako baka mahulog yung cellphone ko din sa patubig. Dali mo dito, Bay. Bay, dali mo daw down. Ano ba yung dala mo, Bay? Yung gamot. Oh, may dalang gamot yung kanyang anak tumutulong doon sa tatay. Nag-i-spray. Oh, ayan, palibot natin ay Bukid mga kasangga. Ayan. Oh. Diba? Sus yan. Sa Bukid tayo. Mukhang malulusog naman na rin ating mga palay. Okay naman sila. Kaya lang, kailangan ng pang-insekto pa. Tapos, pag-abot ng 45 days, pataba na naman. Napakamahal ng pataba mga kasangga. Nakaw. Paano ang gagawin ng mga pobreng magsasaka kung pulutin ko lang rin plastic? Lalagay ko sa Lagay ko doon sa basurahan ko din eh. Napakamahal ng pataba. Paano ang mga magsasaka? Lalong may hirapan. Mahal ang gamot. Mahal ang pataba. Oh. Tapos, ibebentang mura ang palay. Mura ang presyo ng palay. Oo eh. Paano na? Kamadulas ako din sa patubig. Masusyot ako. Yan ako sa gilid. May patubig. Basta nandyan yan. Ayan. Patubig. Andahan lang sa lakad. Oh, nakakalungkot mga kasangga yung bigla ang pagtaas no presyo ng pataba. Bakit ganun? Nakakalungkot pang istorya nito. Paano kung yung ibang mga magsasaka hindi na magtanim? Wala na ng gana, ibenta na lang ang Bukid. Gawin na lang subdivision. Ayun. Ano ang gagawin daw? Inyokit natin kubaw dito sa Bukid. So, ang mangyayari, imbis na tatlong patabaan ngayon ang mangyayari sa Bukid natin. Dati, tatlong patabaan ang kailangan eh. Maobliga tayong tipirin yung ipapataba natin. Ayan ang mga kasanggay ang Bukid natin. Oh. Maobliga tayong gawing dalawang patabaan na lang. Siyempre, titipirin magsasaka yung
gamit ng pataba at dahil kasi mahal eh. Iba ganun. Bahala na. Bahala na si Lord. Hoy, Kuyang! Ingat! Si Kuya Bonnie, nadaan. Nakatakip pa siyang mukha kanina, kaya hindi natin nakakilala eh. Oo. Dumaan yung si kuyang natin, kasing natin. Oo, oh, ayan. Ang buhay din eh sa bukit, mga kasangga. Nga nga kami. Pagdating pa ng anihan, mababa ang presyo ng palay. Oh Lord, kayo na po ang bahala sa amin. Paano mga kasangga? Pinakita ko lang sa inyo. 38, 39 days na yung ating mga alagang palay. Ayan sila. Sana ay maging malusog sila. Paano? Paalam na mga kasangga ha. Alam nyo na, ingat lagi.